naman pala naman din eh. Wala naman pala magisadong problema. Release na lang iniintay nila. So dito naman tayo sa kabilang area dadaan. Para malaman natin kung ano. Maswerte nga ito sa kliyente ito net, na medyo hindi sila yung katulad ng iba na magpapasaway. Pero doon naman awa ng Diyos yan. Okay, sana kung mga ganun yung makakuha mga kliyente, maganda. Wala tayong magiging sakit ng ulo. Kaya yun. So, yun. Tayo habang pabalik na sa opisina, hindi tayo ngayon. Magdadaan-daan tayo doon sa ibang kliyente pa natin dyan na dapat ayun. Ating maobliga sila na kahit pa paano, sila yung atang makuha. Kaya, yun nandito sa may Yakult na kliyente. Sa tingin ko naman okay pa rin naman yun, hindi naman yun pasaway. Tsaka dito sa may Milagrosa, medyo maayos naman yung kanilang ano dito, hulog. Yun lang naman ang pinuntahan lang naman natin dito, yung ano, yung talagang hindi nakakatupad ang mga nagdidili na nga lang, underpayment pa, absent-absent pa. Limang araw na nga lang tayo maniningil, marami pa ang ano, nakaka-absent. Kaya sinasamahan natin ang ano yan, sinasamahan natin ang tiyaga, sipag, saka yung pangunawa sa mga kliyente. Kasi kapag wala yan sa iyo at hindi mo yung ginawa sa mga kliyente, ay nako, ay talaga namang ano, malaking impact ang mangyayari. Salit na makuha mo sila, mapapulipit mo sila, ay tataguan ka pa pag inaaway mo yan mga yan. Kaya payo ko lang dun po sa mga gustong maglinding, ay kailangan eh, no, ang iyong pangunawa ay ano, mas malaki sa kapital mo. Kung halimbawa ang kapital mo ay 1 million, ay dapat ang pangunawa mo ay 3 million. Yun, para ang mga kliyente ay lubusang talaga magtiwala. Kasi ang mga kliyente, kahit pa paano yan, kahit magugutang lang yung mga yan, minsan wawalan din ang tiwala sa mga nagpapautang, lalo na kung nambabagsak o yun ang iiwan ng kliyente. Matapos papulipid hindi nababalikan si kliyente, kawawa naman. Huwag naman po tana, sana tayo ganun. Yung mga kliyente yan, kahit yung mga yan yung nangungutang o naglulo sa mga microfinance na katulad natin, yan naman po yun, ano, natupad. Basta may pera yan mga yan, natupad yan. Pero pag ihinaras mo, tinarantado mo, ako, mas tarantado yan kisa sa atin. Sabi nga, sipag at saka lang pagka yung maniningil ka sa mga kliyente mo, para sila yan, ano, sila ganahan lagi, ganun lang ang diskarte. Unawain mo lang sila kahit sila ay, sabi nga, kahit gigil na gigil ka na sa kanya dahil hindi nga nakakatupad, hayaan mo lang yung gigil mo, panatilihin mo lang na magpakumbaba ka at yun naman yan, magbabayad at magbabayad yung mga yan. Hindi naman yung mga yan talagang ganun kabalasubas eh. So yun mga kabunit,
tingin ko nagbabad yung pumatak na naman ang isang malakas na ulan sa hapong ito. Pero bagamat gano'n eh, ano, hindi naman tayo takot na basa, maulanan, ano pa man, hindi parte ng trabaho natin. Talagang kasama yan sa trabaho. Abutan ka ng ulan, initin ka dyan. Basta kung ano man yung mga nai-encounter natin sa area, parte yan ng ating trabaho. Hindi yan parte ng paglalaspat sa mulang o ano man. Hindi. Yung ganyan talaga ang trabaho natin. Ika nga yan o, sasabahan na ka sa mga maulang lugar. Mainit na lugar. Tsaka yung klima naman talaga dito sa atin yan eh, napaka-equal. Talagang ito na yung klima na ano, walang katulad dito sa atin sa Pilipinas. Kaya marami dito sa atin sa Pilipinas ang ano eh, mga foreigner na yan na nananatili dito. Na talagang dito gustong manirahan sa atin sa Pilipinas. Kasi ang klima dito talaga napaka-equal, napakaganda. Hindi katulad sa ibang bansa. Nako, Diyos ko po. Lalo na yung Qatar, Saudi Arabia, Damam, Lebanon. Nako, talaga naman pag nahintyang ka eh, kahit pa ang kasingit-singitan mo pag araw ng panahon ng tag-init diyan eh, talagang mamamawis. Ganyan kaya katindi ang init dyan sa ibang bansa, parte ng Middle East. Medyo iba-iba pa nga eh, pagka nasa UAE ka eh, medyo balance ng konti yung init at saka lamig. Pero pagdating na mo ng Qatar, Saudi Arabia, nay, lalo na ang trabaho mo yung nasa parte ng disyerto, patay. Talaga namang ano, walang ititirang tuyo sa katawan mo, lahat babasain ng pawis mo. Naranasan ko yan nung ako nandiyan sa Qatar at Saudi Arabia, Damam. Talaga namang katakot na pawis ang inaabot namin dyan. Hindi ka naman pwedeng tumanggi sa trabaho mo yun. Pero kahit ganun naman, lalo na kung mainit yung season na ang tag-init, eh, hindi naman pursahan yung trabaho. Naka-base din naman doon sa kakayanan ng resistance ng mga trabahador. Hindi naman ganun kahigpit sila. So, ganun na lang mga kabulit ko po. Bagamat tayo unti-unting lumalapit sa ating pupuntahan, no, sa opisina, ay bago ko muli ako mag-iisa sa inyo, magtapos, sana pakipindot naman ulit ninyo yung subscribe button dyan at saka yung notification bell. Pakishare na rin nyo po at follow sa mga masugid nating taga-subaybay, lalo na sa inyong mga kaibigan. Sana manatili kayong sumusubaybay sa aming mga YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga kabunit ko. Basta lagi nyo po pakatatandaan, maglagi po kayo mag-iingat saan man kayong sulok ng mundo nandito dito sa atin, saan man kayo pupunta. Laging pag-iingat ay inyong dadalhin. Huwag na huwag ninyo kalilimutan yan, ang pag-iingat. Lalo na huwag nandun sa mga malataong lugar. Yan, ingat po kayo dyan. Talagang marami na sa atin sa panahong ito, eh, hindi ko naman sinasabi. Basta ingat lang po. Sabi nga, mas mabuti na yung nag-iingat kaysa sa mag-iingat pa lang. Kaya yun lang po ang maipapayo ko sa ating mga masugid na taga-subaybay, mga subscriber natin dyan.